Gusto ko pong iparating ang aking pasasalamat sa... Ito yung pasasalamat ko sa lahat. Nakapag-open na. Pasasalamat ko po sa Light of Truth Ministry dito po sa Dangan. Bangkero, lahat po tayo. Sa matagumpay po nating trabaho sa nakaraang pong linggo. Hindi ako nakapagpasalamat sa inyo noon dahil kulang po ang oras. Sa totoo po, naramdaman po ng ating mga kapatid doon sa Pasay yung gusto nating maramdaman nila, yung makita nila na talagang nakita po nila yung gusto nating ipakita. Yung bukas na puso na tinanggap natin sila, na ramdaman po nila yon. Kaya po, baon po nila yon sa kanilang pag-uwi, yung mga kapatid po natin doon. Dahil po sa ipinamanas din natin na pagkakaisa. Hindi rin tayo nabigo doon sa gusto natin na ipakita, ano? Hindi tayo bigo. Alam ko yan. Yung ginawa natin, binaon nila. At tuloy, sinabi nila kung bakit daw ngayon lang daw nila nakilala itong yung kayo. Sana noon pa sana nakilala itong grupong ito. Sabi nga nila, mahirap ang grupong ito pero mayaman. Kaysa yung iba na mayaman, hindi naman pala mayaman. Mahirap pala. At binanggit po nila yung kahirapan natin, pero mayaman tayo sa isang banda. Kaya salamat po. Sabi ko nga sa isip-isip ko, hindi ko alam kung nabanggit ko ito sa kanila. Sabi ko, minamalas pa lang yan. Meron pang hindi pagkakaunawa niyan, pero nagbubunga ito ng maganda. Hindi pa lahat yan nakipag-isa dahil ang iba ayaw. Joke lang yun. Pero totoo yun. Salamat po sa tagumpay natin na kanilang namalas. Tayo po ngayon ay magbubukas po sa aklat po ng Unang Samuel. Samahan po niya ako sa Unang Samuel. Dala ko po itong message na ito. Mga dalawang buwan ang message na ito na lagi ko itong iniaatras. Ngayon, finally, may bubuksan po natin ang bahaging ito ng kasulatan. Ano po yung aklat natin? 1 Samuel. Chapter 30. Sa mga nakikinig po at sumusubaybay sa Light of Truth Ministry Incorporated, ang iyong lingkod, Fernando Solis Valerio. Makakasama po niyo sa spiritual na pagkain. May the Lord bless you, brethren. Buoy po ito, kaya medyo mahaba. Verse 1 to 31. Haba ito. Samantalahin ko na po dahil ipapauna ko po sa inyo, baka makalimutan ko. Muli, magpapaalam ako. 2 buwan po ako sa MCR. Aalis po ako Huwebes po ng, I don't know, kung maaga ito o hindi pa namin tiyak kung anong oras. Basta Huwebes, aalis po ako. Iiwanan ko ulit kayo. Siyempre, magsasaya kayo.
Oh, what ni Pastor Ando? Ngayon, kunan, dagragsak kita, baka ma-high blood, pwede ka raragsak na. Verse 1. And it came to pass, when David and his men were come to Siklag. Siklag, nang dumating si David at kanyang kasundaluhan sa Siklag sa pangatlong araw. At ang mga Amalekites, sinakop ang south, kasama na ang Siklag, at ang Siklag na kinaroonan ni David dahil wala doon si David noon, sinunog ito. At nung sinakop yung Siklag sa panahon na wala si David, kasama ang kanyang kasundaluhan, and verse 2, had taken the woman captives. Dinala ang mga babae bilang bihag. At marami po ang kanilang pinatay. They slew not any. Or wala silang pinatay sa mga babae. They slew not any, either great or small, but carried them away and went on their way. Dala lahat, bata, matanda. Verse 3, kaya nung si David ay dumating sa siyudad ng Siklag at narito, nakita po nila ang kanilang siyudad na kinaroroonan ng kanilang pamilya, ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak, ay dalang bihag ng mga Amalekites. At nung nangyari ito, brethren, nangyari ito, wala po si David sa kanyang, sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay, anak, asawa, wala sila. Sila po ay nakikipagbaka sa labas ng siyudad ng Siklag. At nagtatagumpay si David sa labas ng siyudad ng Siklag. Pag-uwi niya ay ang buong siyudad na kanilang kinaroroonan, kanilang pamilya, ay nasunog na rin pala dahil sinamantala ng mga kaaway na wala si David. At dahil dito, dahil wala si David dito. Verse 4. Then David and the people that were with him lifted up their voice. Si David kasama ang mga sundalo niya ay umiyak na mainam. Sumisigaw sila sa kalumbayan hanggang sa mawala ang kanilang lakas. Sila ay sumisigaw ng sumisigaw, umiiyak ng umiiyak, hanggang wala na silang iiyak pa. Verse 4, and David's two wives were taken captives, Ahinoam the Jezreelite, and Abigail the wife of Nabal the Carmelite. And ang buong kasundaluhan at si David, ito po ang kanilang naramdaman. And David was greatly distressed, for the people speak of stoning him. Yung mga natitirang tao doon sa siyudad, lubhang nalumbay si David, sapagkat ang mga tao na natira doon sa pananakop, si David ang kanilang sinisi. At ang kanilang pagsisisi kay David, sinisi si David dahil wala siya sa kanilang piling. Dahil kay meron si David, hindi mangyayari ang ganitong pangyayari sa kanilang buhay. Sinisi po si David ng mga tao at gusto nilang patayin si David sa pamamagitan ng mga bato. At lubhang si David ay nagdaramdam na mabuti. Hindi naman maganda yung may nangyaring masama tapos sisisihin ka. Ano? Wala kang alam tapos sisisihin ka. Ay talagang malulungkot ka. Pero tanggap ni David, tignan yung mabuti ito. And David was greatly distressed, for the people speak of stoning him, because the souls of the people was grieved, every man of his sons, for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. Makita niyo si David?
kahit hindi naman siya dapat masisi, sinisisi ng tao doon sa kanilang pagkabigo. Pero ang ginawa ni David, sa Diyos siya nagpalakas. Hindi siya humuhugot sa sino man tao. Dahil ang alam niya ay, ang Diyos lamang na kanyang pinagsisilbihan ang makapagbibigay sa kanya ng strength doon sa pangyayari sa kanyang buhay at sa buhay ng mga pamilya nila. And David encouraged himself in the Lord his God. And David said to Abiathar the priest, sa paring kay Abiathar, dalhin mo dito yung ephod. Ang ephod po kasi ginagamit ng mapapari at ang bansang Israel kung ito yung mga signal na magbibigay ang Diyos sa kanila. Kung gagawin nila ito o hindi, sasabihin ng Diyos, hindi. Kung gagawin nila itong oo, sasabihin ng Diyos na oo. Kaya ang tanong ng mga tao, tanong ni David at ang kanyang mga sundalo sa Diyos, hahabulin pa ba namin sila at kami ba ay pagtatagumpay? At dahil gusto ni David at ang kanyang mga kasamahan ng sundalo ay ma-recover niya lahat ang mga kinuha ng mga tulisan na ito. And verse 8, and David inquired of the Lord, saying, shall I pursue after this troop? Shall overtake them? And the Lord answered him, pursue. Sige, habulin mo sila sapagkat makahabol mo sila at without fail, recover all. Lahat makukuha mo. Lahat ng galing dito sa Siklag, makukuha mo lahat. Kaya si David, nung nagsignal ang Diyos, naghanda si David, yung kanyang sundalo. Maalala niyo yung sundalo, ilang bilang ito? 600 ang kanyang sundalo. Dala-dala niya ang kanyang sundalo. At sa kanyang paglalakbay, meron silang nasumpungan ditong Egyptians na nagkakasakit. 3 araw nang hindi kumakain dahil may karamdaman. At nung masalubong nila ito sa Yadaji field, sa field, doon, sa field. Ganyan? Hanga parang. Parang ba yun? Parang hindi. Di ba yung field dito rin? Ganyan? Yung, o kabukiran. Tinanong nila, tagas, saan ka galing? Egyptian ako at ang kami naglalakbay ng aking among mga Amalekites at ang kanyang istorya, sinakop namin ang south at pati yung Siklag, kinuha namin. Dahil sa nagkakasakit ako, nang 3 araw na rin, hindi ako kumakain at umiinom, di iniwan na lang ako ng aking mga among. Ang tanong ni David at ang kanyang sundalo, dalhin mo kami sa kung saan ka nila iniwan. O di nila. Nakita nila yung grupong ito ng mga tulisan, nandun po silang lahat. At sa hindi maikling pagsasalaysay, nagkaroon ng digmaan at nanalo si David. Lahat kuha niya. Nabawi niya lahat. Na-recover lahat ni David ayon sa Diyos. At hindi po madali yung kanyang pakikipaglaban dahil kakaunti lamang kanyang sundalo. At hindi lamang kakaunti. Ganito yan. Nung inahabol nila ito, yung 200, hindi na kaya. Na, ano na yung brook? Yung parang, ano, parang river, pero mas maliit yung brook. Right? Tabalas yung bunda kumadijay, parang ilog. Pero hindi na kayang bumalas yung pa yung 200. At yung 200 ay hindi na nag-cross pa doon sa ilog. Pero sila ayoong nagbabantay sa kanilang mga ari-arian. Pagkain, inumin, kasuotan, lahat ng gamit nila sa pagdigba, hawak ng 200. Lupay-pay na yung 200. 400 na lang ang lumusong at nakipagdigma doon sa libu-libong mga tulisan. Sa maikli, panalo si David. Na-recover lahat, bata, matanda, ari-arian,
At yung mga ari-arian pa ng mga tulisan na ito, ay nakakuha pa sila ng napakaraming mga ginto, damit, lahat ng mga kalagang bagay. Galing sa Egypt, galing doon sa bawat bansa na kinaroonan ng mga tulisan na ito. Pagdating doon, doon sa 200, babasahin ko po ano, 30 po tayo, 30, ng Samuel. Verse 17, and David smote them from the twilight even unto the evening of the next day. Medyo matagal na nadigmaan ito. Umabot sa magdamag, hanggang sa maghapon, sa susunod pang araw. Nandun yung napakatagal na digmaan. Laban doon sa thousands, doon sa 400. Talagang ang gagaling ng mga sundalo ni David. And there escaped not a man from them. Ang nakatakan lang, yung nakaiwas doon sa kamatayan sa tabak ni David, ay ang mga nakasakay sa mga kamelyo lamang. Verse 18, ito po yung resulta ng digmaan. And David recovered all that the Amalekites had carried away. And David rescued also his two wives. 19, and there was nothing lacking to them. Walang nagkulang ni isa man sa kanila. Maliliit, matanyag at hindi tanyag. Ang kanilang mga anak at kanilang mga anak na lalaki at babae, lahat ng kinuha, na-recover lahat ni David sa verse 19. At kinuha ni David ang mga tupa, herds, which they dread before those other cattle. This is David's spoil. Nakakuha ng samsam si David. 21, na, dito po na yung pinaka-climax ng kasaysayan na ito. And David came to the 200 men, which were so faint that they could not follow David. Siyempre, naiwan yung 200. At pumunta na si David doon sa 200. Tapos na ang digmaan. At nung nandun na siya sa 200, si David ay, siyempre, siya yung general. Sumaludo si David doon sa 200. Alam naman natin sa mga sundalo, nagbibigay sila ng pugay. Amen? Na kahit hindi sila pumunta doon sa digmaan, ito ang bigay ni David. Tapos, yung trabaho nyo, yung trabaho natin. Let me read, nasaan po tayo? Anong verse po tayo? On rains. And David came to the 200 men, which were too faint that they could not follow David, whom they had made also to abide at the brook Bezor. And they went forth to meet David, and to meet the people that were with him. And when David came near to the people, he saluted them. Okay na, andito na ang maganda. 22, sumaludo si David, sumaludo rin yung mga 200. Then answered all, yung mga kasama ni David na 600. Ilan? 400. Kung kasama kayo doon, nawawala ka na dahil hindi na kita ibinilang. Then answered all the wicked men and men of Eliab. Meron palang, kahit pala kasama ni David, merong iba ang isip. Na kahit nakikipagbaka ito ng iisang kaisipan at layon, pagdating ng ganitong bagay, mag-iiba ang isip. Katulad ng ito, iba ang isip. Magtatagkas na kasama nila tataimak, baka na maituduhan sa pungka. Magtatagkas lang din yung pakastakastanan eh. Nagbibiting pa lang ako. Then, ayaw nilang sumaludo si David eh. 22. Then answered all the wicked men and men of Belial. Wicked men and men of Belial. Talagang merong hindi masama o hindi mabuti ang isip. And of those that went with David. Yung kasama ni David dito. And said,
Because they went not with us. Oh, yan, 200 dyan. They went. Dahil hindi sila sumama sa atin, na pumaroon na nagkipagbaka, we will not give them out to spoil that we have recovered. Say to every man his wife and his children that they may lead them away and captives. David, ito pa nga hindi sumama sa atin. Ang ibigay lang natin, yung anak nila, asawa nila. Pero yung nasamsam natin na kayamanan, David, wag natin silang bibigyan. Kung kita na, talaga no, queen nartaan, binalitukan ka, agbaloy niya panunod ni tao. Pres? Oo. Basta sanikwa. Uray nakaadal ka nga tao. Magungun na taisip mo. Makita mo na kung sino ka. Basta sa lapi, akala mo totoo ka. Pero pagdating ng salapi, maiiba ang timpla. Hindi ka na 3-in-1. One entry ka na. Ito ang kanilang pakiusap. Now therefore I pray. Kung sama naman, no? Sa anong verse tayo? 22. Because they went not with us, we will not give them up to the spoil that we have recovered. Lipan na lamang sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga anak. O di pa, pagawin din tayo sudan. Pero ang sabi ni David, then said David, huwag ganyan. Huwag sana namang mangyari yan. You shall not do so. Huwag niyong gagawin yan. Mga kapatid, with that which the Lord had given us, who had preserved us, and delivered the company that came against us into our hand. Ang sabi ni David sa kanila, huwag mangyari yan, mga kapatid. Alam niyo kung bakit ang sabi ng ni David? Hindi ba nung nandun tayo sa Siklag, bubuhayan ko ito ah. Sumangguni tayo sa Diyos, tayong lahat na natitira doon. Sa Diyos yung sangguni natin. At hinihiling natin na ma-recover natin yung mga nawala sa atin. Hindi ba ang Diyos ang nagbigay sa atin ng tagumpay? Kumiling tayo, binigay ito ng Diyos. Ngayon nagtagumpay tayo, bakit hindi kayo magbibigay sa ating mga kapatid? Nakukuha nyo ibig yung sabihin? Kung ako ay nandun sa panahon na yan, kung bakit ayaw nilang magbigay, kami na 401 tayo, David, buhay natin, itinaya natin. Sila nandyan. Magdamag, maghapon, and then the next day, nakikipagsalpukan tayo, talim sa talim. O ito, ilan ang sugat ko, David? 4. Sila, wala. Lakas, nawala ang aking pagod, may puyat, may pagluha sa pakikipagbaka dahil inilalaban ko ang aking pamilya na dapat itong iuwi. Umiiyak ako na nakikipaglaban para sa aking pamilya. Tapos, patas ang bingay? David naman, parang hindi naman yata ito patas. Kukod yata, hindi patas yan, David, ah. Hindi dapat sabi ni David. Kapwa tayong humiling sa Diyos na magtagumpay tayo. Sila man ay nananalangin na magtagumpay tayo. Yung nainiwan natin, sila man ay dalangin nila sa Diyos hanggang sa makabalik tayo, tagumpay tayo. Huwag mangyari yan. Ang ginawa ni David, kinontra eh. Pag uwi ni David, lahat ng nasamsam nila, ibinigay niya. Lahat, pantay. Kung may lang may timbangan sana, titimbangin pa. At pakinggan niyo mabuti ito, brethren. Twenty-four.
For who will not hearken unto you in this matter? Sino naman sa inyo ang makikinig dyan sa inyong payo? Tiyak wala ang sabi ni David. But as his part is that goeth down to the battle, so shall his part that tarried by the staff, they shall part alike. Kaya ito ang aking hatol, sabi ni David. Yung hindi pumunta doon sa digmaan at yung pumunta sa digmaan, parehas ang bingay. Ang ganda talaga yung isip ni David, ano? David, okay lang, nakakaunti sa amin, okay lang. Tignan mo yung sugat mo, David, okay lang. Kami walang sugat, pagod lang kami. Okay lang yun. Pero si David, hindi okay lang. Kailangang pare-parehas ang hati. And 25, and it was so, from that day, sa araw din niyaan, ay gumawa ng matibay na kasulatan si David. Ito yung kanyang ordinansa sa Israel. Aging ganat at tangal daw kung na rin niya nagsurat. Yung mga nakikipagbaka at makakukuha sila ng maraming kayabanan, kailangang hati-hati kahit hindi sumama ang mga nandito. Naintindihan po natin? And when David came to Siklag, he sent unto the spoil unto the elders of Judah. Lahat ang matatanda, binigyan ni David. O hati lahat. Yung hati mo, ikaw na sundalo, parehas ang hati mo doon sa matatanda sa Judah. And even to his friends, sa mga kaibigan, bigyan nyo sila. Hati, parehas kayo. Saying, behold, a present for you of the spoil of the enemies of the Lord. Mayroon pang mensahe na pagkabago nila tatanggapin. O ito, ang mga samsam na galing sa Diyos, na galing sa aming mga kaaway. Tanggapin ninyo. O nagmayatman na. Kasi nananalangin din sila. Amen? Na magtagumpay si David. To them which are in Bethel, doon sa dulo-dulo ng Israel. Bethel, and to them which are in the south of Ramoth, nagpadala si David. And to them which were in Jater, nagpadala si David. And to them that were in Aurier, nagpadala si David. And to them which were in Sipmoth, na city, nagpadala. Sa Estemoa, nagpadala. 29, Sarakal, nagpadala. 29, to them were in the cities of Jerabilites, nagpadala. Sa mga Kenites, syudad ng mga Kenites, nagpadala. Ang daming samsang, ha? And to them which are in the Horma, nagpadala si David. Korashan, nagpadala at sa Atak. And to them which are in Hebron, and to all the places with David himself, his men were wont to hunt. Dalhin natin, ipadala natin, ipaabot natin ang bunga ng pagtatagumpay natin. That is our message. Dalhin natin sa malayo. Ipadala natin sa malayo. Ipaabot natin sa malayo yung mga bunga ng ating pagtatagumpay. Dahil may mga tao, brethren, na pagka nagtagumpay, ayaw niyang lumayo yung kanyang tagumpay. Inang, tatang, ading, dahito nga sabon nga nabalkot kit, itidmunto kinikwa, takakasida mo. Pagrigrigat ang anak ko, nagmina sabon. Ati man nga kulon kit, itidmo man kinikaanakan, ante a. Pagrigrigat ang data, manunga tawon mutan. Itidmo ka na dito, ang tugtugaw lang dito, Philippines. Ganyan naman ang tao eh. Pagka nagtagumpay na, wala na. Hindi na lalabas pa yung bunga ng kanyang tagumpay. Huwag ganyan, mga kapatid. Sabi ni David, huwag. Sapagkat yung nakikipagbaka ay dapat ding mabigyan yung mga hindi nakikipagbaka. Amen? Mangtidak ang ikatak gitalo, duwalang amay. Huwag kita ako wala niya. Mangtid, kurang pa eh. Sa ayaw natin at sige hindi, brethren, ano?
halos nga hindi maganda yung ending nung tagumpay. Ang ganda nung simula, nagtagumpay. Tapos halos, yung ending niya, halos pangit. Buti na lang at iba ang isip ng leader na ito na si David. Na ang gusto niya ay dalhin, ipadala sa malayo, ipaabot sa malayo ang bunga ng ating pagtatagumpay. Kahit hindi siya kasali. Ang Light of Truth Ministry Incorporated, masasabi kong tagumpay na rin po tayo. Kahit kakaunti lamang yung bilang natin. At ang tagumpay na ito ay naranasan muli ng mga tagapasay. Yan ang sinasabi ko, talagang tagumpay na tayo. Hanatay kaya ni sa iro, niya patrasin pa'y. Tanu kaya ko man ni sa iro. Taura pa da sa iro ang kadwana dito. Haan na kaya. Tanu kaya na kumani sa iro nga patrasin na tayo. Nabayag tayong awanan. Dagitay tupay dakas nga reliyon. Agtultuloy. Datayukit din nga nasaya at nga reliyon. Hangat ang agtuloy. Amoyamat nga, we are, nga di surrounded kami, we are surrounded by God. Doon sa grace niya, yung kanyang mercy sa atin. Na kahit anong paninira ni Satanas, na kasama pa ng mga tao, na nanatili tayong tapat sa kanya. Higit po sa lahat, yung doctrine natin, ang ating iniingatan at iniingatan din ng Diyos. Kaya tuloy sinasabi ng mga umuwing mga kapatid natin, kung maaari lang ayaw nilang mauwi. Ang gusto nila, tumira pa sila ng isang buwan. Ang tagumpay natin, hindi ito maiisang tabi. Bigay ito ng Diyos sa atin, Light of Truth Ministry. Katulad ni David, at ang siyudad ng Siklag ay nagtagumpay. Huwag na natin silang bigyan. Pero ang sabi ni David, hindi pa't hiniling natin ito sa Diyos na magtagumpay tayo. Kung hindi sana ang Diyos ang nagbigay sa atin ng tagumpay, huwag na tayo magbigay. Huwag na nating hati-hatiin pa ang bunga ng ating mga tagumpay. Ngunit hindi talaga natin maitatago na anuman yung tagumpay na narating natin, bigay ito ng Diyos. Amen? Kaya totoong nakikita ko, totoong nagbubunga ng marami ang mga tagumpay na ito na ginagawa natin na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya wag na kayong magsaliksik pa, humanap pa ng rason para gawin yung iniisip ng mga masasamang pag-iisip na kasama ni David pagkatapos magtagumpay. Noong hindi ka pa nagtatagumpay, sister, o apay sister, brad, o apay brad, prem man, tapno, tikas tikat, yung prayer mikat, masong bata niya po Diyos. O sige, sige lang. O ipinag-pray, idiin kararagdag at adan, awalaw! Hindi na niya mailayo yung tagumpay, yung buo ng tagumpay, wala na! Karamihan ganyan, brethren. Yung mga matagumpay na Kristiyano noon, nung nangangailangan ang church sa Acts chapter 4 hanggang sa chapter 5, makikita nyo na mayroong mga kontribusyon. Ang nagkukontribute sa mga ito ay yung mga nagtatagumpay. At ang mga nagtatagumpay na ito, brethren, ay yung may kaya na sa, hindi lamang sa espiritual, kundi sa mga material at finansyal. Kaya yung mga hindi pa nagtagumpay sa material at finansyal, yung na nabibigyan. Kaya ang sabi ng Gawa chapter 3, walang nagkulang sa miyembro ng church noon. Sapagkat sinasabi ng lahat, yung akin ay iyo at yung iyo ay akin. Hanggang sa chapter 4, hanggang sa chapter 5, may nagbenta ng lupa na magkukontribute si Sapira at si Aquila. Itinago yung halaga. Pinatay ng Diyos sila. Bakit? Yung tagumpay nila, hindi nila ito totoong ibinigay. Yung pagtatagumpay natin, ipaabot natin. Dalhin natin doon sa marayo. May nagmamakaawa sa akin kaninang umaga, tumawag. Sabi, huwag ka naman na sanang aabot pa ng dalawang buwan doon.
Ang inaalala yun yung kasasaad ko. Haan, lumabalbalin. Lumiiyak siya. Lumabalbalin, kamu ilipas iti makabulan. Ape nagbayag ka mo ti Giant. Di kailangan kong paparoon. Sabi ako ngarunti na ipawit ko itang balong mo kuma. Haan, mo panunutan di Jai kunak mo. Adalangit paggasulin na kumapan ni Jai. Okay lang. Okay lang di Jai. Adalangit di makan ni sa gabas eh. Hanap mga managpangan. Ni misis lang mga managpangan. Hanap mga managigop. Iso na mga latag ng igop. Okay, handak una yung problema. Ah. Hello po. Naintindihan mo, Pres? Yung mensahe ka, salamang umawatan, Pres. Ha? Ah? Sumubay, amlatan. Sumulik ka ito naman minsanan. Dati ko rin baka, ang kumapagsisilpo ko na maro. Yun naman kasi madalas yung sa atin, pagka dumating na yung tagumpay sa atin, hanggang doon na lang, doon sa bakuran natin, wala na sa iba. Lalo na pagka kaaway mo pa ang karuba mo, hindi mo na siya mabigyan pa. Pero sa atin, kasali silang lahat. Love your enemies. Love your neighbor as thyself. Yun yung marka natin. Ang marka ng mga mananampalatayang tunay. Kung ano ang tagumpay niya ay umaabot sa malayo. Amen. Thank you po at nandito kayo para tapusin yung mensahe po natin. Tapos naman na po ako. Oh, wala na. Tapos na. Kaya huwag lang sa kapakanan natin nakasentro yung bunga ng tagumpay natin, brethren. Dalhin natin sa NCR ito. Amen? Yung spiritual nating kalagayan, dalhin natin dito. Kung makita yung si Pastor Elmer noon, he acknowledged himself. Sabi niya, Pastor, hindi ko kaya. Umay ka dyan, tulungan ako. Umayak na talaga dyan, urihan mo kaya. Kaduang ka dyan. Kaya hindi ako pupunta doon, brethren, para dalhin yung bunga ng ating mga tagumpay dito. Para po sa lahat. Higit po sa lahat, hindi lamang sa paglago, sa spiritual, hindi lamang sa kabanalan, kundi ito ay sa mas maraming kaligtasan ng tao. Gawin natin ito sa para sa karamihan, hindi lang sa kakaunti. Ang pananatili ko doon sa dalawang buwan ay hindi naman yung sa gusto ko. Umaari lamang mag-rest lang ako. Umaari lamang kayo ang nandun. Pero alam ko kasing ako ang dapat nandun, kaya kahit hindi ko talaga kaya sa physical na kondisyon ko, sabi ko, nakako ako. Andyan ako. Ipapaabot natin ang bunga ng ating tagumpay doon. Sa spiritual, material, financial, sa mental. Gawin ang mga bagay na tagumpay niyo, brethren. Gawin ninyong paa at kamay ng Diyos para maipaabot natin doon. Pwede po ba muling garanturan na ulit? Dati niyo mong garanturan eh. Sabi ko kasi kay Pres eh, huwag nang mag-meeting, Pastor. Huwag na. Huwag na. Kung kinakailangan niyong nag-garantur ulit sa akin, sa bank, no, dapat iti-place ko dyan, edi, doon na lang ako. Huwag nyo nang hanyo nga dadagsinan pa dyan pa nagpakasigay ko dyan. Kung kaya kong buhatin ito, bubuhatin ko po. Sabi ko kay Press, huwag nang mag-meeting Press. Huwag na. Ang gusto ko lang kung isong adapte kayo, takayat ko pa nga makita isuda bago pakas dyan. O yun ang gusto ko kung bakit ko kayo pinatawag dahil, pero wala nang meeting. Para makita ko kayo, imalay nyo. Baka hindi na ako makauwi. O baka malay mo. Baka ikaw naman ang hindi ko na madatnan. Ganun yun. Simple lang yun. Bakit? Alam mo bang meron ka pa pagbalik ko? Alam mo bang babalik pa ako? Walang nakakaalam. Kaya gusto ko kayong makita at marinig na ang mga bunga ng inyong tagumpay dalhin natin sa malayo.